So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let there prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministry. Or he that teacheth on our teaching. Also now, or he that exhorteth on exhortation, or he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, leave to that which is good. Sabay-sabay sa 10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Let's pray, Lord, at lang po, Lord, sa inyong makasalita again, aralan at i-apply sa aming buhay tayo kung i-apply na kayo kumilos as usual na tayo play ngayon po Panginoon dahil wala mga specific na out tayo Panginoon na i-play na kayo kumilos at mag-lead lang sa amin sa tama namin na napapalaman at like sa aming history especially sa personal buhay namin Panginoon na kayo mag-apala kung mag-spasin business na i-play Amen. Mga kaupo na po. Good morning po sa lahat. Ay title po nito is series po ito. Napaka-palakasin ito. May series pa tayong nabitin, di ba? So, wait, mga ilang linggo pa ito, pero yung help, helping and giving help, pero pwedeinin natin kasi pwede yung may series din. So, ito another series naman about pride and humility. Kaya ang title nito is Pride and Humility. Part 1 tayo to, this morning. Mamaya mag-jojoke tayo. Title nito is Promises to the Humble. Right? So, title. And, pero ang context natin, hindi tayo in general, ano tayo, so, kaya binasa ng Romans 12. Ang naging context natin sa church. Okay? So, applicable po kasi ito sa lahat ng lugar, kahit sa trabaho, sa school, yung topic na ito, yung Pride and Humility. So, focus tayo sa church. Okay. So, bakit tayo may ganitong pag-aaral? Again, kasi po lately, ayun, siyempre, punta ko lagi nasa sa inyo. And, ano yung atin na. So, magka-5 years na tayo. No, kahit na paano po, maayos nga sa atin. Talaga. Amen? Church natin. Would you agree? Amen. Sabog-sabog tayo. No, yun nga, may pay natin yung iba. Kasi gano'n naman, normal yan. Sabi nga sa inyo, mag-stay dito, yung mga kasabay. You know what I mean? Amen? Pwede tayo dito eh. Say, Bible, puro Bible, may quiz, may memory, may aral, lagi. So yung iba ngayon, ay hindi makasabay or pati sa buhay natin. Yung standard natin dito, kung ano yung standard ng Diyos, hindi lang sila sobra na para magaling. Kaya nga yung usapan natin okay lang tayo. Okay, nasa isip ko lang pala kayo. Okay, so kung hindi kayo sobra naman, na yun, may kausap pala ako lately. Parang itong taong to, maganda naman yung kanyang ano, purpose, diba? Gusto naman yung spiritual, parang napansin ko, no, so bad. Kaya sabi ko, but balance din ang buhay siya. Amen? Amen. So ganun yung church natin, binabalance natin, hindi natin gusto dito ang magano lang. Yung ginagawa ng iba, diba? Papansin naman ang sobra. Yung meron nakita akong gano'n, nagsunod ng Bible sa isang public place. Spiritual po. Yung mga NIV, sinunod nila. So okay lang sana sa akin kung nasa backyard, ganyan-ganyan. Okay din, kasi talagang dapat sunugin yung mga yun. Diba? Pero parang na-over ano sila ata. Okay din kasi parang ano, gusto nilang maging public, di ba? Pero I believe kailangan mo rin consider yung maybe perception sa church. Amen? Sakto lang, dapat tama lang. So, ganun din tayo ngayon. Nakikita ko po, may direction yung church natin, pero kailangan nga mabalance tayo. Kailangan kung okay tayo sa labas, okay tayo sa doktrina, dapat tayo mismo, okay tayo mismo, okay tayo. Isa yun sa nakita ko, kaya kailangan din banata natin yung mga bagay na posibleng in the long run
naman, kahit basic to, pwede tayo mayari dito na kalaban. Amen? Yeah, very basic tayo din yung humility. Marami tayong preaching yan. Pero yung isang last time, naalala kong sa pride, sa mga bakla natin pinakusya rin. Pero, kinakabal din natin yung ating sarili. Sige naman tayong preaching, pag-aaral. Inaaral natin yung gagawin natin, hindi yung nakafocus tayo sa iba. Hindi natin mababagay ng tao. So, nakafocus tayo sa iba. Ngayon, talaga specific to sa atin mismo. Amen? Amen. Sa church natin, meron bang pride? Meron bang humility dapat? Yung dapat humility. Baka naman, kaya ito yung ginawa ko na lang main text. Napansin niyo po yung Romans 12. Ito po yung natapos na natin sa ating online Bible study sa Friday. Pero kung alam niyo yung context ng Romans, napaganda, di ba? Nag-upresent sa doktrina, ako na yung mali, tinukoy doon, and then tinuloy yung tama sa preaching by grace through faith. Then, nag-build up yun, talagang solid. Amen? Pero yung bandang huli niya sa Romans, ang ganda rin, solid din yung mga application niyan sa church. So kahit na tayo nagsimula. Ang sabi niya kanina, si Paul po ay nag-imbisit, yung sabihin, ito yung dapat natin gawin. So practical na, hindi mahirap. Yan, sacrifice, yung inyong katawan, okay, hindi kayo mapatay, ha? Hindi tayo sa manis na dito. Obviously, buhay ka, ialay mo yung buhay mo sa Panginoon. Ibig sabihin, natulad nga niyan, salamat na may nag-iilis na dito. Hindi madali yan, pero sa isipin mo, eh, may ano naman ako, eh, bahala na si Stephen dyan. Kaya ito masagad si Stephen, paano na? Kasi mismo siya, nasagad na rin. Kaya papansin ko, kailangan ng ulong. And dyan naman yung iba. Amen? Ayun, so halip na yung lakas mo at yung oras mo, gamitin mo sa kung ano-ano naman, eh, natututo ka, nagmamature ka na rin lang, kaya hiniwanan mo na yung games, di ba? Hiniwanan mo na yung alam, hiniwanan mo na yung babae, ano man yan. Ano sana ganun dito, pero kung hali, ganun yun eh. Pag hiniwanan mo yung mga kasalanan, may makitira sa rin ngayon, anong gagawin mo dyan? Ang tawag nila dyan, surplus. Ano, di ba? Yung surplus ngayon, nakapunan ko dahil sakyan tayo. Kasi pala ng surplus, yung sobra-sobra rin eh. Diba sa Japan, yung mga parang ano nila, gagamitin nila sa mga talagang market na, alam mo na, high profit. Kaya may surplus siya, may sasobra dyan. Sa mga damit na mga tao, nila dyan overrun. Maganda pa rin yun. Kasi nga, sobra lang eh. Yung mga sobra high quality, bebenta sa mall. Yung mga tulad natin, hindi masyadong mga forma. Pwede natin, maayos pa rin, doon tayo punta. Sa overruns. Na ganun pa rin, may konti-konti. Pero mas mura. So, nandito na tayo doon. Anyway, kayo-kayo kasi pag iniwanan nyo na yung mga bisyo, yung mga Netflix, mga TikTok, mga barkada, walang kwenta, main oras ka ngayon. So, anong gagawin mo dyan? So, gamitin mo na yan. Total, ano man dahilan, bakit iniwanan mo yan? Hindi na tulungan ng salita ng Diyos. So, may papalit ang Diyos at dyan. Kaya ang gagawin mo ngayon, gamitin mo yung oras mo, ang pera mo, ano yung sumubo sa'yo, surplus, o yung talino mo, yan, paglilingkod. So, ba talino mo, tumalino ko, so, dahil sa Bible, ano gagawin mo? Kasalilinin mo. Hindi gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi dyan, represent your body, sa living sacrifice, sa holy acceptable to God, which is your reasonable service, and then, hindi at conform, but tuloy ko lang kasi dito yung pinaka-topic natin. So marami tayo ngayon gagawin na pagliligod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dyan. Kaya sabi dito, kasi sabi dito, for us, we have many members in one body and all members have that the same office. So may pinabalata siya dito. Even sa panahon nila, na-observe ni Paul, eh okay tayo, ligtas tayo, tapos gano'n, magliligod tayo, may rewards pa tayo. Ano ba gagawin natin? Minsan nagkakaroon ng problema pagdating sa yan, sinasabi yung mga roles and responsibility. Minsan nagkakaroon tayo ng overlap. Okay? Lahat tayo magaling na, lahat tayo banal na eh. Eh kaso gusto ko mas nakakaroon sa kanya eh. Kaya dapat, parang member daw ng katawan natin, magyayabang ba yung kanan sa kaliwa, kamay? Sino mas malakas, kanan o kaliwa? Kaliwete ako. Yan, yeah, sabi ng iba kanan, kaya nga right hand. Yung left, parang extra na lang.
naiwan. Hindi naman. English lang naman kasi yun. May mali sila connotation doon. Pero actually, pareho pa ba yan eh. So, sino magaling ulit? Yung kanan, kaliwa? Wala. Mas magaling dyan. Depende. Ngayon, yung kaliwete ako, mas... Hindi rin actually, ano ko eh, balance ako eh. So, pero mas ruto ako magsulat sa kaliwa. Pero hindi mas importante yung kaliwa sa kanan. Hindi importante, mas importante yung kanan sa kaliwa. Hindi. Anong importante? Ulo o paa? Alam nyo na yan, ayan yung state niya kasi illustration ng Bible niya. So, ngayon, pero tayo sa church, sino yung importante? Yung pastor o yung soul winner? Yung pastor. In a way, yung pastor. Pero, again, yung pastor, walang magagawa. Wala siyang member na maayos. Umuha ko tanga dito, di palo. Amen, amen. Okay, let's go, soul winner. Bahala ka. Ito niyo, so importante lahat. Madi-discourage ka rin. So, doon naging pa siya sa pastor yan. Pero bandang muli, niya, parang ulo at pa, sino importante? In a way, parang importante ulo kasi kahit mabutol yung pa, buhay ka pa rin. Pero hindi mo gusto wala kang pa. So, kaya pinag-usapan dito kung paano maging maayos po yung church. Okay, nagawa ni Paul na yan. Okay. Sabi niya, pare-pare tayo, para tayong katawan, lahat tayo importante. Okay? Pero may iba-ibang ginagawa yung iba. Okay? Kaya ngayon, sabi dyan, having gifts differing according to the grace that is given to us, whether by prophecy, that is prophesy according to the proportion of faith or ministry, let us wait on our ministering or he that teacheth. So, yung sabihin niya, huwag ka magmamayabang doon sa kabila kasi iba yung gawain niya. Lalo na po, ganito lang, magkakaroon tayo ng kapatid dito na ngayon kasi, napansin nyo naman, syempre yung mga may member dito medyo makaka-relate sa pastor. Ganun po yan, kahit sabi si pastor. Walang klase yung pastor, medyo may makaka-relate sa kanya, yun yung mag-stay. Pero actually, hindi kailangan ganun. Yung pastor kasi may ginagawa lang, siya lang yung kahit saan po yan, mga leader, ganyan. Hindi necessarily na alam niya lahat. Ginagawa lang na nirarally niya yung tao, kahit sa mga kapaling malaki, ganun yan. Dati nung bago-bago ako na kung nagtatabaho, di tinatanong kami ng boss namin, isip-isip lang, hindi niya ba alam yun? Kasi expectation mo dati na mali, dapat alam mo yan kasi ko yung boss. Pero actually, hindi pala ganun. Naboto na ba kayo? Ganun din yan ha, mga anak. Baka tinatanong kayo, kung nari. Yan, ako si Julia, kung nari, makalino na. Yung tatay niya, nabibenta ng isda. Mas, tatay, di mo ba alam na the logarithm of ganyan, is ganyan, tama ba yan? Hindi ayaw ba ang tatay mo? Amen? So, meron kayong place sa organization, sa pamilya, ganun. Si tatay, ang talagang trabaho niya. Whatever happens, itataguin ko yung pamilya ko. Amen? Amen. Hindi pwedeng, eh, yung sa trabaho na yan. Hindi, ano eh. Talagang pa yun. Pag-enjam ka na. Amen? O lalaki? Di ba? Pag ano ka na, tatay ka na. Whatever happens, hindi ka pwede babakante. Unless gusto mong awayin ka ng asawa mo. Oh, eh, pastor, ngayon pangalan ko, at least, alam mo na. Pero yun nga, kaya pinaghahandaan niya, hindi rin mga madali. Hindi siya mga bata, rapi, galong. Ganun yung, gusto niya mapayos yung pamilya niya, hindi ka social-social. Gusto ko sa opisina. Mga bata, ganyan eh. Anong trabaho mo? Sa opisina po? Anong trabaho nga? Basta opisina. So, naka-aircon. Minsan po, mas malaki pa yung sweldo na nasa labas. Kasi nga, pag kailangan ka doon, doon ka magaling, eh, doon ka na lang, huwag ka mag-opisina. Ano yun, nasa labako. So, kaya sasabihin ko, ngayon, ba't tayo sa church? Oh. Sa church, hindi ka naman yung pagpayabangan. Kasi yung isang kapatid mo, alam nga, mag-iris ng sigaw. Kaya lagi nga si pastor na, yung lagi yung kwento niya, kasi nga, dahil hindi ko maintindihan yung paulit-ulit siya doon. Ano, may kilala niya si pastor yung mga sama sa ano. Sana makilala niya. Makita niya kung ano. Simple tao lang po, hindi po yun, ano. Na dahil pastor, kasi pastor, yung pastor ko sobrang galing eh. Siguro yung pastor na pastor ko sobrang, ah! Parang kung nagsalita ko lang, ano. Sulat niya. Masasabi na. So, yung play niya, siya sa pastor dito, yun nga, yun lang yung sabi niya.
Kaya sabi ko nga na sabi, ayaw mo pastor kasi kala ko. Pero kailangan mas pag nagpapastor ka dapat, ano pa, parang ganun dating ganun sa akin, dapat, ano ka, tagalings ka lang siya, parang ganun. Nag-uusap ako yung mali naman pala. Anyway, hindi na kailangan ko yung pag-pastor noon, ang lagi ng kwento. Pinapaputi ko yung siya ng Uriah. Niyayakap ko yun, yun na sabi niya. So yun, naaalala ko, yung ibig sabihin pala noon, yung paglilingkod sa Diyos, sakripisyo. Amen? At hindi rin pa galing yan kasi yung isa, college graduate, abogado, tapos yung isa, tagaling sa CR. So sinong dapat, kalapat dapat ang pastor? Ano yung tanong? Eh, huwag nyo agad assume na naiintindihan nila ta, kasi nga, isa malalim. Pero gusto ko na sabihin, ayan, magkakapatid tayo ngayon, anong pag-usapan natin, pwede yung humility, ha? Ano ka tayo doon? Action pa lang. Pero hindi nyo dapat, kunwari, si Brad, sino mga ano dito? Wala nga masyadong magaling dito. Sino nga, si Brother James na lang. Ang mga manager na yan, amen? Pray natin, ha? Kasi magaling, eh. Tapos, lalait mo na, college graduate, tapos merong kapatid dito na, maray na lang, eh, isa lang. Nakakita, eh. Maray, ano, yun nga, tagalini sa siyang. Basurero, yan. Basurero. Gusto mo ako maging basurero? Gusto mo maging basurero? Basta mga pa, ayaw mo eh. Inaano ko lang yung utak niya para mag-engage siya, amen? Amen? Ako eh, lang meron masama bata. Ayaw, iba na naman ikaw. Anyway, so hindi masama maging basurero pero ayaw mo, ano ba talaga? Rabi, gusto maging basurero? Bakit? Masama ba maging basurero? Hindi rin. Matayo mo. Okay. Yung pinag-aral ka ng tatay mo sa kalim, gusto maging basurero, di ba? Ngayon, kung wala talaga, nari, galing ka na, ano, war torn country, nari, galing ka sa Asia. So, okay, mga taga-Rasya, mas pwede natin, ha? Hindi lahat sila loko-loko doon. Yung marami sa kanila, loko-loko. Ah, may Russia na napunta dito. Wala siya tumatanggap sa kanya kasi alam nila, ano eh. Mga Russia, ano yan eh. Amanan na ako. So, ano mas magandang gawin ng Russia? Mag-ano na lang, mag-sindikato na lang, o mag-basurero. Siyempre, mag-basurero na lang. So, supportahan na ay naging member pa ng Discerning Word, Baptist Church. Anong gagawin natin kay Mr. Basurero. So, puntahan mo. Galang mo. Mabuti yun. Di siya manluloko. Katulad ng sino dyan. Ni Pauchi or something. Diba? Mga politiko. Mas gusto ko na yun. Eh, yun na. Tagalinis natin yung CR. Ganun siguro na. Russia. Tagalinis sa CR. Ang laki sa akin. Gagawin natin bouncer siguro yun. But anyway, nangyayari po yan sa church. Diyan po kayo mga ka-may-meet. Eh, nahanda ko na kayo, ha? Kasi pag tayo lumaki, dapat kayo lahat marunong kasi natutuwa na kayo. Anong gagawin natin kung may ganun? Huwag mo sabihin, hoy, bano! Laki-laki mo! Huwag mo nga ganun, eh. Alam niyo kung saan siya nanggagaling, amen? Baka mo mag-Tagalog, eh. Pero, kaya sabi niyo, pastor, balik tayo ang solution. So, pero, natuto siya, oh, pastor, paano nangyari yun? Sabi kasi, side, ano mo lang yan, eh. Kasi naglilingkod ka, yung time na yun, siya yung, gano'n kasi yung ano sa kanila, sa atin, hindi nga gano'n. So, ang ano sa amin yung Pastor Prado, ano, gano'n, dormitorya kasi sila eh. Umiba din yung setup natin, okay? Huwag yung higyan sa iba. Hindi tayo pare-pareho. So, kaya no, yun, yung time na yun, yun yung kailangan, eh di ginampanan niya. Gano'n lang. So, huwag niyong lalait eh, kasi kung sumuha, may nalait eh, basta dito ngayon, eh ano sila ngayon? Nari lang, ako nari, yung may kapatid doon na nilalaan ko nari si Pastor dito, no? Nagalinis ka na singer, eh. Tapos mamimit sila ngayon. After 20 years, 20 years later, si Pastor, lalaki na yung church. Sige, nalalaan sa kanya, ano na kayo? Backsliding na. Yung mga ganun. Kaya kaya kung ayaw nyo malagay sa ganong estado, alamin nyo kung sa kayo nung nalagay din.
Kasi sa church, lalo tayo, ano tayo, panghabang buhay to eh. Kaya tatuhin nyo naman yung katuloy mga bata natin. Kunwari, dahil nang sabi sa inyo, di ba? Kunwari, si Peter, kunwari, alakas mga asa. Ako, ano ako ng pastor? Peter, di ba? Nakita na si Julia. Julia ka pala. Si Julia na, asari ko na. Ano pong asar mo? Ah, late ka palang ano, ha? Ikaw, malilate ka rin, di ba? May binis-bilisan mo. Diinis ang asal ngayon si Juliana. Late. After 5 years, ano nangyari? Late pa rin. Yan, gumaling daw si Juliana. Yan, ngayon na pumunta. Mas mabait, no? Papat. Paghahangaan siya ng mga, ano, si nanay, ano yan, assistant niya yan, kasi napagkatiwalaan, amen. Kasi ang ganda pala ni Juliana, kung laki. Kasi Peter na yun. Hindi nga ako, nasakto ko dati, ano? Yung nasal mo eh, o paano mayayari sa'yo ngayon? Bantulot ka ngayon, amen? O kaya si Rafi, kunwari, inaasal ko na rin yan. DM. Inaasal-asal ni DM nga rin. Ano pang asal? Okay, sige, balong na lang. Walang dami daw, kasi walang dami ka rin. Hindi na, inaasal mo na yan, ha? Iwasan niya. Si Balong na lang muna. Ang ating karamatin. Ay, naasal ni DM si Balong. O, yeah, games ka dyan, ha? Games ka dyan, ha? Ang pagkasalit na alalayan, di ba? Eh, ganun eh. Sabi nga sa niya ako dati. Ganun ako eh. Di naasal mo ngayon. 20 years later, si Balong, pastor na. Oh. Nagpaala pa, ang mga rilan. Si DM, yun siya yung pasurero. Marami lang, ha? Anong gagawin mo ngayon, bud? Diba, yun sa kasabi sa inyo, ngayon pa lang, tatuhin nyo ng maayos yung kapatid mo. Ganyan din po yan, ang physical mo, mga balitaan niya, mga physical na mga kapatid. Diba? Pag hindi maayos yung kanilang samahan, di ano ngayon, kaya nang diyon nyo. Ano lang. O, yung kapatid mo, ayun, problema nyo. Ang problema mo? Ang mali. Ang pagkakitaan. Di ba kapatid mo, milyonaryo? Ay, naman. Ganyan ang kwento mo, eh. Inasal ko pala yun nung bata ko, eh. Patay, hindi makalapit. Ngayon, kung kayo naman yung para si Joseph yan, di ba? Naalala ko si Joseph, eh. Takot na takot sa kanya yung mga kapatid niya, papatayin tayo nito. Buti ka natin patayin eh, lapas. Kung tinatong ng kapatid mo, wala kang, hindi ka mahirapan lumapit, at masaya kayo, piliyon nyo kayo, kita-kita kayo, maayos yung inyo. So, kaya nga sabi ko lang dito, tayo namin dito, hindi natin alam, baka yung church natin maging mega church din, yung mayayari yun. Sabi natin yun, di ba? At least church na maayos. Mas bandang ulit, kayo-kayo, ano, hindi kayo maayos. Tsaka hindi tayo magiging ganun pala, hindi tayo maayos. Kaya mag-aaral natin. Amen? So kung saan ka nilagay, ayusin mo, doon ka lang. Kung ikaw talagang tagapalilis ka ng siya sa ngayon, kasi wala kang iba ka lang, bata ka pa, wala nang, hindi ka marunong mag-drive. Oh, gusto kong ako yung mag-drive. Nang high ace, gusto ko yung maganda, paayos mo yan, basta yung makinisip mo pa. Kasi gusto ko, ano. Dusundo ako doon, full na full ako. Ha? Hindi ka pwede. Ay, ba't hindi ako pwede? Galit ka pa. Kasi tagalinis ka na siya, linis ka. Kung ikaw naman yung tagapagturo, oh, ba't? Tuluan mo yan, ano, tuluan mo yan, bata. Tinikas na ang ulo. Ayoko na. Nagturo ka ng 2 buwan, kasi ayoko na. Hindi ka na natili kasi pupunta ko tayo sa ating pinaka-topic.
yun nga ito, nagpasang ulit, mga point number one tayo. May labinis na ba ako? Aga pa, no? Saka mag-ipit sa kayo mamaya, kaya wala. Hindi ako nasan. So, yun tayo sa 10 ngayon. Isa sa mga sinabi niya, kasi marami ganun tayo, hindi natin kayang tapusin. Okay? Isa sa mga gusto niya, na way, para maging maayos ang magkakapatid, dapat, kindly affection man talado, hindi kayo inayabangan yung isa dahil ang mga sinabi walang pinag-aralan. Eh, nagsisikap nga ngayon. Diba? Katulad sa alaala, sabi ko, ang hirap magbasa yung mata. Sa ngayon mo lang, encourage mo, tingnan mo yung kaya niyang gawin sa ngayon. Kasi hindi ka makapag-lipod pag ikaw na, na-turn off ka na, ako, door lock pa ako eh. What's the deal? Ha? Baka lang sa ibang church dito, mga galing dito. Sabi dyan, pakibasa nyo nga, ready, go. Be kindly affection one to another, in brotherly love, in honor, preparing one another. Pagpasok tayo sa topic, ha? So alam nyo ba yun, hindi mangyayari yan, hindi nyo gagawin yan, kailangan lagi yung pupukin ang pupukin. Uy! Kapatid mo! Huwag mo naman tatuwing basura! Whatever si Pastor ganyan ang ganyan sa'yo, kung hindi mo makuha yung lesson natin ngayon, na, kasi hindi ka magiging mabait sa kind, kasi kung nakikita ko siya, walang kwenta to eh. Diba, naalala niyo si James? Ngayon, pumasok na mayaman, uy, dito ka sa aming, ano, dapat tayo magandang ano dyan, ha? Mayroong bisita dito. May bisita dito si, sino ba? Nari, si... Sino ba sinang bisita? Siya ba, tiga na ano? Ano mga chairs nyo? Ano, anong tawag yan? Mono black? Ang kwenta, bili tayo mo yung sa SM. Mr. Baptist Day, bibili kami. Ang ganda ko buwan, para ito yung buwan mo. Eh may dumating din na alam na, sino ba nagbalik doon? Ano kasi siya? Nice, hindi ba nagbalik doon? No? Pera ka ba? Doon ka lang, doon sa labas ha. Dito si Master Baptist Day, tsaka yung mga bodyguard yung marami. Hindi ganon, amen? Hindi ganon. So, hindi mo tatatuhin na basura yung kapatid dahil lang may outward something ka ngayon sa kanya, yung natsura niya, mabawin niya. Amen? Okay, magtutupas din naman kayo, amen? Para di pa rin yung mga tao sa inyo. Pero, pag mahal mo yung kapatid at hindi kayo nagyayabangan, nagpapataasan, ando yung tinatawag na brotherly love, at isa yung gusto kong bigyan din, in honor, preferring one another. Ibig sabihin, hindi mo sinasabi, eh ako, ganito ako, eh, ikaw, ganyan lang. Therefore, huwag mong sasagutin ako, kaya salita ako, hindi lang ito kapakinggan. Pag ayaw ko itong pakinggan, yung idea mo, automatic, bulok yan. Automatic yung sa akin, magaling ako, kasi, magaling ako eh, okay? Ang ganda. Hindi mo sinasabi yun, pero pinaparamdam mo yun. Binabarang mo. Kaya ngayon, I believe, ito talaga yung root cause niya. Again, I apply niyo po sa relief to, huwag sabihin, eh, hindi ako ganyan. Ikaw na nga yun. Kung nag-iisip ka ngayon, hindi ka mayabang, isa ka na nun. Isa po sa mga matinding kasalanan, sabi nga nila yung sabi ng isang matagalan eh. Pride is the favorite sin of Satan daw. Yan totoo kasi pagkiling ng history sa Ezekiel at sa Isaiah. Puro sarili. Nakikinig ba? Pag hindi ka nakikinig, prideful ka din. Kasi yung makinig eh. Nakainggan ko ba yan? Cellphone na lang ako. Okay, so punta tayo ngayon sa Humility and Pride ating series. Bakit kailangan mong maging humble? At kahit ako yung magaling, papainggan ko yung limarunong. Kasi humble ako. Bakit? Siyang buong series to. Dito muna tayo sa part number one. May pangako kasi sa mga taong humble. Okay? Punta natin sa Proverbs 16. Anong meron ng humble? Nagpakababa ka. Anong meron ka? Hindi bumaba ka. Ayoko nun. Kaya sabi dito, pakibasa rin dito. Better is to be of the humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Kasi pangako dyan. So, lalo sinabing dito, yayabang ka eh.
Ba't sinabi better? Bible ang sabi niya. So, ayon din sinabi dyan, later sa ibang lugar, meron yan, yan tayong preaching na about rewards, yung ating mahalan niya. Exceedingly high reward. So, pero dito, kahit sa isang isolated verse na to, sinabi niya, mas maganda na yung humble, okay, kaysa sa kinumpalan. Sa kanya na nag-devoid, the spoil, ano yung spoil? Madalas especially sa Bible yan, yung ikaw yung nanalo. Okay? Pag ikaw nanalo, lalo sa gera, lahat ang sakalita sa'yo na. So, ang applicable sa ating ngayon yan, ano yan? Man, nanalo ka ng basketball game. Yung basketball bio. Ba't yung isang basketball kasi bitang-bita ako? Pogi-pogi yan. Nakita niyo, what a move! Diba? Yun na yun. Ang bago, pero maniwala kayo sa tao. Ganyan ang gusto. Kasi yung video niya, kaya nga, kung panahon namin, hindi ko maintindihan kung bira. May mga NBA cards. Na napakamahal yung pala, ang dahilan pala. Kasi mga galing yung photographer din talaga. Paano nakuhaan yun? Mahal yung equipment nila, pero binibida lang din yung galing. Kaya si Jota, meron pa na eh, si Lowell na gano'n. Galing ko! Ang ganyan siya. Ang layo, tinalun, simula, ano? Play close. Wow! Pero ngayon, nagaya na yun, di ba? Marami yung kumain. So, hindi, sabi sa Bible, mas maganda nang humble ka kaysa naman ikaw yung laging panalo. So, kailan lang doon? Nalagpasan daw ni James daw, di ba? Si Jordan, sabi nung, hindi magagawa yun. Ang tatalo kay Jordan. Natalo pa rin. Kaya dyan ba, tinalo din. Ang nga ba yung meme na nakita ko? Ang maraming galit kay James, mayabang doon. Anyway. Mas maganda na yung humble ka. Yan ang sabi ng Bible. Kaya ngayon, mapaperplex tayo dito sa mga salita ng salita ng Diyos. So bakit na inaaral to? Kanina ka nagtitiwala ngayon. Kung ikaw ngayon, nilalabanan mo na yung sinasabi ko ngayon, yung salita ng Diyos, mali yan, pastor. Mas gusto pa na kaya no. James, James. No, basta wala akong kang magsalita akong salita dyan. Ang yakma ng Lebron James. Ha? Eh, sabi sa Bible, mas beto yung humble ka kahit sa mga churches, ha? Eh, sabi ko lagi siya, kaya hindi tayo nagmamadali dito, hindi akong kukumpromise dito para lang lumaki tayo at sumikat at whatever. Kasi alam kong growth ng church talaga organic. Ibig sabihin, depende yan sa binigay sa atin ng Panginoon, nakakayanan natin, hindi natin pwedeng mag-pop up ng pera dyan, nang galing ko saan. Ngayon, gusto ko yung nang galing sa atin, yung ikaw yung willing na magbigay. Sa pera pa lang yun, sa oras mo rin, ganyan. So, ganun tayo. So, mas okay na yun, dito na yung church nyo. Alala ko talaga yung Catholic na gano'n sa atin. Hindi na maligtas. Ilan ba kayo dyan? Hindi yan, obviously. Ang sabi dito, better it is to be of the humble spirit with the lowly. Kalimutan yun, ha? Kasi pag ikaw humble, actually, isa sa mga, nalala ko si Baptist Taylor naman, di ba? So, isa sa mga mapapansin sa'yo, saan ka nakikipag-ibigitan. So, kanina na kayo makipag, sabi nga nila, rubbing shoulders. Isabihin, magka-level tayo. Amen? Ganyan. So, kaya, obviously, hindi tayo dito. Yung sabihin, yung mga nanalo sa basketball, mas maganda. Kung talaga naman yung basketball kaya nasa, ano naman, wala doon ba? Kasi nasa balance naman. Kasi hindi ka naman mayabang talaga. Eh, tipong laro lang, kaya nagkatabaho ka naman maayos. Okay yun eh. Hindi ka yung tipong, hindi ka naman ikipagsama sa mga bata, di ba? Na hindi mo sa tuturo ang basketball kasi gusto mo lang lagi mo paano yung mga galing. Hindi ako sa inyo, banu pa rin ako sa inyo. Amen. So, pero i-apply natin sa lahat yan. Mas all winning. Namimili ka ng ano. Sino mas all winning ko dito? Yung mga ka-level ko. Okay? Manager ako dapat. Mga executive din ang mas all winning ko. Naisip mo pa yun. Good luck sa inyo. Okay? So, mas all winning yan. Oh, practice agad natin. Hindi ka may mili. Tinatanong mo lang sa Panginoon, Lord, ilit mo yan kahit sino yan. Basta yun talaga maliligtas, hindi yung masaya yung oras ko. Amen? So, ganun yun. Kasi kapag humble ka din, ililid sa'yo ng Diyos yun.
Eh sabi siya, every time nung nakakawin ako sa iyo, kahapon, ganun din. Kasi siguro yan, wala nga eh. Malaki yung patawan eh. Kasi nakaka-intimidate yun kasi, ano ko, kaya minsan gusto ko magpano. Sabi ko sa mga anak ko, ano tayo, once a week at least. Jogging-jogging tayo kasi nga siya na, putal. Napaka-active. Alala niya sa akin na, saka yung taekwondo natin, nakakalimutan lagi. Ano natin, pag-usapan natin, brainstorming tayo kung ano nga is. Hindi wala kasi tayong place. Anyway, tayo punta doon. Yan. So, napaka-applicable talaga sa church. Pag ikaw, sa palagay mo, ganyan ka na, isang idea ng iba, sumasama naman to, yun lang. Hindi ka effectively makaka-blend. At sa church, kailangan yun. Kailangan yun. Hindi kahit yung pinaka-advance ano, ang daming bagay hindi niya alam. Ano ba yun? Kaya nagkatawa lang sa mayabang din yung mga nasa ganyan. Sabi ko sa tech ganun. Pinatawa na yung mga nasa taas. Hindi niya alam yun eh. Doon ay magtulungan ka na lang doon. Di ba? Eh, malalas. Yung pa sinasadya pa. Huwag natin gawin na. Tingnan natin ano mangyayari sa kanya. Napahiya na. Kaso damay ka rin doon. Ganun sa church. Pag tayo si pastor, ha, ganyan ko na, may mali kayong ano dyan, spirito dyan. Tingnan natin, yun dyan, may alam mo pastor, ha, sinihan mo na mo ako, pinagkihira mo pa yung kasalanan ko, ha. May kaligaya ako lang na TikTok, eh, tingnan natin. Anong gagawin ng iba? Ha, kailangan tayo ng pastor, kailangan yung atin. Siraan natin kayo. Ah, well, ano ko siya, walang kwenta yan. Ang dami mo kayo nahata. So, talaga yun, panalo ka. Saan mo sila dadalit? Saka may sumpa dyan pag ikaw kinakalaman yung gawain ng Diyos. Ano nyo ba yun? Nakagod natin ng previous time. So mas maganda na daw na may paghalubilo ka kasi humble ka doon sa mga sabihan natin wala masyadong pinag-aralan. Okay? Maganda din naman hanggat kaya mo. Diba? Kaya pinag-aralan ka naman. Diba eh? Hindi parang si Paul. Diba? Kaya ang ganda naman yung ministry ni Paul eh. Ang ganda. Ano? Gusto yung patay niya. Ang ganda ng ministry Paul kasi, ganun siya, and then ganun, then ganun. Ano siya sa, kilala siya sa sanlibutan, bagsak siya kasi mayabang din siya, kaya naligtas siya. So ang ginawa ni Paul, hindi siya nanatiling ganun. Hindi siya nagpa-under, napansin niyo ba, kahit kay Peter. Kasi alam niya yung kalooban ng Diyos eh. Diba? Kaya ang ginawa niya, eh ngayon, na dati makasalanan ako, pero ngayon ginagawa ang kalooban ng Diyos, walang makakapaghadlang sa akin. Kahit nauna ka na dyan, Peter, ha? Ngayon, pinakita niya sa magandang example si Paul. Ganyan siya. So, ganoon din tayo dapat. Hindi ibig sabihin ko, katulad niyo, yun, nakakilala sa akin si Paul, si Chris. Ano lang yan dati, tahimik lang yan. Manay, pwede ba manatili ka na tahimik? Ganoon kasi yan, kasi huwag na sana yung iba. Ngayon, kung yun lang dapat, hindi ganoon, eh, ganoon ba dapat? Pagtanto ko, hindi. Iba, magaling lang kasi kung anong dahilan. Hindi ako mananatili tayo eh. Hindi ibig sabihin ng maingay ka mag-preach, for example, hindi ka na-humble. Actually, mas humble ka nga kung sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. At sabi sa Bible, kailangan mo ito, gawin mo! Kahit mahirap, kahit nagagalitan ka. Yun ang humble kasi sumunod ka eh. Ang maganda ito, sumunod ka sa tao mong dapat sundan ng Diyos. At hindi naman ibaan, kasi iba sa atin, mababaw pa eh. Sumigaw lang, mayabang na. Nga pang tatay ko, sabi, gumisig na daw ako. Pinalo pa ako, hindi ko kaya yabang naman. Uy, anay, tapos ko na dyan ha. So sabi dyan, it is better to be humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Huwag kang lagi, winner, winner, ano ba yun? Nasabi yung winner, ano ito, winning team. Tuloy natin sa 22:4, Proverbs pa rin po, sabi dyan, ito yung mga pangako sa humble. Dahil po dyan, ready to go. My humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. And then, medyo may conflict na promise na, di ba? Pag ikaw daw humble, pero hindi lang basta humble, ha? Inattach siya dito sa fear of the Lord. Kaya natin sinabi humble siya kasi siya ay may takot sa Diyos. Yung ibang humble po, talagang ano naman, ay adjak-adjak mo na, oh, ganito yan ha, itong bakuna na to ay pwede ka mamatay, pwede hindi.
Ah, sige, humble ka ba? Opo, sunod lang po ako sa sunod. Sige yan. Pwede ka mamatay dyan. Ay, humble ako eh. Sige na. So yung sinasabi dito, dahil takot ka sa Diyos, yun ang totoong humble. Amen. Nabanggit nyo nga kanina, wala, may takot ako sa Diyos, na kumari, mag-ano ako. Ay, mag-compromise ako din sa mga preacher, for example, ng dispensation, at kung ano man yan. Kasi pag hindi ako nang mag-compromise, mayabang ka. Sabi ng Panginoon, tayo sa totoo. So, ano gagawin natin? Kahit sabihin mayabang ka, hindi ka naman mayabang, doon ko kayo sa totoo. Ngayon, ito yung maganda dito, pwede rin pala kahit humble ka, mayroon kong pera, pwede pala yun. Ayun yung sinasabi siya. Diba? Eh, pastor, sabi niyo sa James, yung mga mayabang, mayabang yan, ang oppressed. Hindi yan, gusto ko sabihin sa inyo. Ilagay mo yung sarili mo doon sa tama. Kung alam mo nang mali, huwag mo na lang gawin. Eh, paano nga kung talagang parang si Job, pinagpala ka? Kasi humble si Job, nakita niyo naman si Job eh. Dito tayo tapos sa Diyos. Pero ang ginawa niya doon, nagpaka-humble siya, sinagahan niya pa kayong mga kaibigan niya, in-absorb niya, tinanggap niya parang sa pagsubok sa kanya ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, pwede rin pala yun. At sabihin ko na sa inyo, kasi iba naman, okay naman din, pag mayaman, mayaman. Eh nakita mo na, nakakita ka sa buhay mo ng 10 mayaman, yung siya mayaman. Eh meron pang isa. And actually sa akin, kasi nasa edad na rin ako, na-observe kaya marami rin pong mayaman na humble actually. Maniwala kayo. Kaya gusto kong makita dito yan sa church. Kaya yung mga mayaman dito, tinitira din natin. Tulad ni Brad, di pa naman siya rin mayaman siya. Pero in a way, mayaman siya ba, di ba? Eh, sapatos na rin. Naisilaw ako eh. Magkano yan? So pero kaya, ba't kanina pinabalita mo si Brad? Eh, nagmamadali lang naman. Kasi nga, gusto kong mangyari sa inyo, kompleto yung maturity nyo. Amen? Amen. Marami po dyan, kahit sa pagmamaneho, makikita mo dyan, mga disiplinado yan. Bakit? Kaya pinagkatiwala ng Diyos yan, kasi hindi siya yung tipong gagastos silang yan, magmamayabang. Marami po dyan. Kaya huwag din kayo mabilisan, ha? Kaya lalo mga bagong preacher. Mga masobla naman kayo. Lahat ang mayaman! Eh, sabi ni James eh. May context yung sinasabi ni James. Okay? May ito to kayo, hayaan nila muna, observe nyo muna, observe nyo. Marami po dyan. Mayaman. Maliliit ka, mayaman na ka, humble pa. Kasi lalo yung mga nanggaling doon. So, ganun doon tayo ngayon. Obviously, ang lesson doon, kung sakali man, eh, dyan, magdo-doktor daw ako pag nag-doktor ka. Yaman yun, ha? Anong sabi nga sa'yo, yung Dr. Dayton, hindi nga ako close to, pero nabalitaan ko lang. So, may bahay sila dyan, may bahay daw sila doon dati, at may inumuha ang bahay na naman. Eh, hindi ko lang nangyagawin sa bahay nila, pero pag doktor, mapera yan, amen? So, kaya mo ba maging humble still? Actually, alam niyo yung mga totoong humble yung nag-umalit yung mga bakulaw na yan. Yun yung mga humble, yung mga talagang ni-risk nila yung kanilang stadyo. Kasi talagang titirahin sila, yung iba talagang inalisan doon ng lisensya. In the first place, hindi nila kailangan gawin, kahit hindi nila dapat kayang gawin yun. Dapat walang body na pwedeng gumawa nun. Kasi ano ka na eh, practicing doctor ka na eh. Pero sinubukan nilang gawin sa iba yun. Tandaan yan ha, kaya nga competitive information dyan. Pero yung iba, siyempre, nagpungali siya ng lisensya, alam ko na may ginagawa ko. Tsaka kung magkaiba tayo ng view, hindi sabihin mo, hindi tingin ang tama ito, magpungali siya ng lisensya. Tandaan nyo ba yun? Lalo na pag ang dahilan lang naman, unless talagang nagbenta ng drugs, kasi pa yun. Pero nag-iba lang tayo ng opinion about something na bago lang, hindi mo dapat gawin yun. Tandaan nyo yan, so medyo lumayo tayo doon. Pero mga bata, lalo na may mga balak na itong, alam nyo na, again, hindi yung mama na talaga, pag-give ko kanina, unbeliever yun. Kailangan ko lang kayo, amen? So, pero pwede yan. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, as humble ka pa, pwede yan, pinangako yan sa'yo. Ngayon, pasto, parang konti kasi sinasabi mo dati yan. Hindi pa rin, kasi pwede mong apply yan sa langit. Alam natin ang rewards ng Diyos na talagang hindi mo pwedeng dayain. Kasi kahit dito, kahit mga pastor, nagyayabangan,
pag inalam mo, paano nga ba yumaman yan? Yun na. Alam ng mga tao yun. Kasi sabi ngayon pa lang ha, ikaw, kahit hindi kayo magpapasok, mga kakapatid tayo. Nari, si Rafi nilalakit ako dati ni, ano yun, ni DM. Pakita ko sa kanya. Pagpapalain ako ng Diyos. After how many years, hindi nangyayari. Tapos may nakakita ko doon, networking. Eh, hindi yun ha. Yung mga totoo, hindi yun lang ako ano, subukan ko yun. Para lang makipakita doon sa isa na, ano, pag pinagpala ka, huwag ganun. Amen. Kasi kung yung humility mo, galing din sa takot sa Diyos, hindi mo gagawin talaga yun. Dahil later, mapapound out ka rin. Malalaman din, ha? Eh, kaya pala mayaman yan. Eh. Nagbalik tayo sa mga pastor gano'n kasi pinulo niya ganyan, nandoko siya ganyan. Valid ba yun sa Diyos? Kaya itong obviously, itong riches and honor, alam niyo, honor, galang po yan. Ang honor mo sa pag ginala ka ng loko-loko, okay ka ba? Hindi rin. Invalid nga yun. Kaya honor na obviously, inahanap natin yung honor ng mga palitin ng tao at ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Manalim nyo dapat, ano nyo amen. And life. Paano naging humble ka lang, may buhay ka eh. Lahat naman tayo pastor, may buhay eh. Yung ibang mayabang, nauuna, alam nyo ba yun? Sabi sa Bible, yung mga wicked, he will not live half his life. Sabi doon, kasi mayabang eh. Natulad nga nung may lagdang. Yung mga ano, muna, bumili ng magandang, malakas sakyan, tinodo. No, dahon na yung buhay niya. Iba naman, nag-imit siya ng buhay niya, yabang niya. Kasi ba, dito lang nag-agendan niya. Yung sa pangayambad sa, ano, takot niya, kayo kung hold up it. Ganyan na lang yung sapatos. Naku. Ganyan na rin, mayaman to. Yari ka, nakaganyan ka, takya po na. Kaya sabi dito, kung humble ka, hindi ka agad pag-iitkinasan yung buhay mo, yung property mo, kasi humble ka eh. And, okay, pasok natin yung spiritual na talaga. Sino yung mga naliligtas? Ano napansin nyo ba? Yung mga mayayabang ba? Alam nyo, lalo kung souvenir ka. Yung puso mo tama eh. Ano nga dito? Ito siguro may pag-asa rin doon. Para yung kahapon, na-reject ako eh. Ito man po ako doon, marunong na si Brad talaga eh. Binausap ko. Di ba? Eh, siya lang po kayo, basta lang kayo, balikan kayo. Okay. Pagbalik ko doon eh. May ginagawa pa kami, haalis na kami. Wala, naka-arrange na eh. Ba't hindi naligtas? Mayaman eh. Sa dami na nakausap natin, isa lang purpose natin bilang soul winner. Andiyan na, ready na yung gospel ng Panginoon. Namatay na ba sa atin, sa kasalanan, binayaran niya na yan, handa na yan. Ayun, muna tayo, Lord. Lagi naman ang ginagawa yan. Pero, sa dami na may isip, yayabangan ka pa. Again, ano yung chance na sinabi ko na sa dati at totoo to, may yabang diyan maliligtas. Unless, of course, nakaisip siya, ba't ako magyayabang dito? Kaya alam nyo, pag pumunta naman tayo dun, yun tayo ng poporma ng gusto na para ma-intimidate sila. Amen? Yung mga guest naman doon, ganyan daw yun eh. Pupuntahan kayo, napakarami. Nakakatanggi ka ba doon? Lalo kung ito yun. Ano siya yung polma eh. Parang si Jones ko lang. Ito yung polma ni Jones. Simula muna hanggang pa, may intimidate ka kasi lahat may tatak eh. Oh, may tatak din yung sound ko kapag nila doon. Ano yun? Fake yun. Ito maganda, di ba? Ganyan di ba? Ganyan ha, sabot-sali na tayo dito, mga soul winners sa church. Kung alam mo na, may pinaka-importanting bagay sa mundo, maligtas ka muna. Yung pag ikaw ma-pride, hindi ka maliligtas, alam mo na, iwasan mo na yon. At pahit ligtas ka na, ano pa yung pwedeng i-withhold sa'yo ng pride? At pag hindi ka humble, learning, knowledge. Kung mag-preach ako ngayon ha, mag-aaral tayo ng ganyan, alam mo na yun, pastor, ang yabang mo. Bukod sa hindi mo talaga alam, palagay mo lang, okay,
Bakit na tayo mga pastong na yung iba, nananatili sila nakakahiyang tuo, kahit mali-mali, kasi ang yabang eh. Sabi nga sa inyo, yung creative kayo, hindi ba ng ilang minuto lang yun eh, saglit lang. Okay? Napakali. Ganun din yung sa kahit hindi baptism, mga work salvation, works-based salvation, kaya tinatayuan nila yan eh. Ang dali lang yan eh. Tanongin mo lang, paano ka naligtas? Ganun lang, yun, kaya yung last time si Panchi niya, kasi nga, nahawa ka rin siya kung kami kanino. Ang dali, hindi ba kung bakit hindi mo masasabihin yan, hoy, wait at Panchi, mali yan yung tono mo. Meron ba kalaking church mo? Ako, businessman mga ano ko eh. Kasi rin, yung pride ang itigil ngayon sa'yo para ikaw ay una maligtas. Nire-risk mo ba yun? So, gusto mo maging mayabang? Sa totoo lang ha, yung iba yan ang ginagamit mismo sa inyo, magyayabang sila. Pag nakita ang yabang dito kasi magaling. Huwag na huwag. Sana kung may impress kayo kahit saan, okay, ligtas na kayo. Ganun din naman. Anong next na inaano nyo, ina-aspire nyo? Ligtas ka rin. Anong gusto mo? Rewards at... Kapasya nyo yung mga tinitingilaan mo yun. Mga lingkod ng Diyos. Ano pa sa lingkod ng Diyos? Iba-ibang level din yan. Hanapin mo sa lingkod ng Diyos na mapakinggan mo, sundan mo na rin lang. Yung maayos, humble. Hindi yung andun siya... Yung nga, yung sub-baptist nila nasa utak ko kasi talaga, siya talaga yung ano dun eh. Pwede mo ilagay sa poster eh. Ito yung problem yung gagayahan yung mga baptist. Okay. Yun, yun. Okay, yun ang pinato na ako. Madalawang verse pa lang tayo. Ha? 53, humble ba kayo? Okay. Isang kalating oras, pwede. Hindi ko itong napo ako. Pero, isa pa, Isaiah 57. Maganda yung topic yan, ba? Kayo ulit mag-ano yan. Kayo po mag-basa ready, go! For God saith a high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite. Okay, define natin yung contrite, ha? Pero, kapabulito kong ano to, isa sa mga... Isa mga unang, ano ko eh, sermon ko is about this. Kung sinabing contrite, feeling or showing sorrow or remorse, for improper, objectionable behavior, action. So, kasi kasalanan. Pag nagkasala ka doon, yung sabi, hindi ko yung mayabang pa. Talagang hindi. Pero yung iba sa atin, eh, okay lang yan. Pag sinabing contrite, talagang maliit na kasalanan sa iba, sa'yo, parang, Lord, sorry po, ako ay nag-isip ng masama. Yung gano'n, no? Ngayon, balik tayo dito. Bukod sa, inano siya, nirelate siya sa humble, inulit po, humble spirit, spirit of the humble, then, sabi kanina, contrite, and then contrite. Ibig sabihin, isa sa mga humble, kasi pag mayabang ka kasi, gumawa ka na rin. Yung ano ba yung gagawa ng mayabang? Kasi pila kasalanan. Ay, ninakawan. Ay, ninakawan tayo ng gupo. Yan yung mga nasa utak ko eh. Kala yun, di ba yung binaribay? Kasi, yung mga siga ba sa inyo? Doon? Yung marami. Anong ginagawa ko dalas? Nag-iingay. Laki ng speaker nyo, pwede naman kayo. Ang po yan ako po ay salamat nga, maayos-ayos yung bahay namin. Imagine mo kung, di ba? Ito nga lang, kilig na kilig ko yung sarilong boses doon pag ganito eh. Na ginagawa, sinasawado ko eh. Lalo pag dito. Tama yung mayabang ka, ang pangit na ng boses mo, pinakinig mo pa sa iba. Hindi mo na naisip na nakapintasan ako, nakaka-istobo ko. So, kahit dito ako ngayon, malakas na ngayon ako, nakamike ako, Rachel ako, okay, parang yung sarili niya. Kahit dito, siguraduhin niyo, kung sisigaw ka, mayroong tamang dahilan. Wala, si Shannon, maulang, maulang! Okay lang sa bigaw, amen? E paano yung ano,
utos-utos ka dyan, malinaw, wala ka sa lugar, utusan mo, hindi mo na pala dapat utusan. For example, di ba? Ngayon, yung mga adults, siyempre, hindi kailangan yung bigyan ng karapatan. Alam nyo na yung karapatan nyo. Kailang elder, di ba na? May mga mayabang ng bata dito. Ako, nag-umpisa ako sa church, ganun. Ipag-gala ko sa mga matanda, kahit pabaho lang nung sinalaman ko, parang pabaho lang, yung benta lang na rin. Din. Yung paulingan, gumagawa sila ng paulingan. Eh, ang ganda ng business na yun eh. Mabibenta ko. Madali lang nun, gumagawa sila ng paulingan. Pero kinala ko eh, kasi alam ko, ang tagal niya na sa church. And then, yun, so, hindi nyo kailangan bigyan ng karapatan dito. So, kung nakatanda ka, alam mo yung mabuti, sa mga gabay ko na yung maliliko. Amen? Pero balik tayo dito, sabi dito, for thus saith the Holy, ito ah, ang Diyos na nagsabi. Ang ganda ng ano ng Bible eh, isang verse lang ito ah, kuha mo na agad yung meaning eh. Una, sinabi niya, dinescribe niya yung sarili niya. Ang Diyos ang pinakamataas, pag sinabing lofty, mataas pa rin yun. May tataas mo ba sa Diyos? Sa talino, sa lakas, kapangyari, wala na eh. At ang bahay niya, ang ganda ng bahay ng Diyos, ano yung bahay niya? Buwan sa langit, sabi dyan, eternity. Ibig sabihin, wala siyang, hindi siya datanda. Hindi siya malulusaw, hindi siya maluluma. Matindi ko sa pangalan niya, banal. Hindi siya nagkakasala. I dwell in the high and holy, inulit pa. So, high ulit, and then holy. Kaya sabi dito, hindi na ako mga, mahalig kayo, mga bata. Kaya dito daw siya tumitira. Sino yung lagi kaulayo ng Diyos? Yung mayayabang ba? Si Mr. Baptist ay sa palagi yung nagbabasa ng Bible yun. Eh kung ang paniwala ko katulad niya na hindi pala perfecto, hindi ka babasahin ito. Nagdodoktor na lang ang kalinang ano, diba? In university. Eh ba't nasabi yun? Parang bang binabasa niya lang, gagamitin niya lang. Para magmamalaki. Para sa yan, no? Ligtas ba sila? No, hindi. Pero alam niya yung Bible. Ano ba? At maluloko ka pag ikaw yung mentor yung level na pang dama ko. Kaya tayo yung type na paloko. Anyway, kanino kayo sasabihin ng Diyos yung mga importanteng bagay? Ha? Lali ba yun sa mga, yan, mga baptist? Sino ba mga rami yung baptist ng master baptist day? Andun yun. Kasi pinanood ko na, hindi ko na tagalan eh. Last year pa yun. Pinanood ko eh, baka may ginagawa silang maayos eh. Hindi makisamsam tayo. Amen? Ayun, nagbulahan sila. Isa. Oh, ito yung mga pastor, ganyan, ganyan. Talag pala ito, pinuri sa akin na ikaw, nilang ginawa nila ito. At hindi ko maaalis yun kasi nga, kung gano'n yung nasa taan, gano'n din yung nasa loba. Kaya ka nagsusumultahan sila eh. And then, yun ba niya sabi ko ngayon? Mainig po kayo kasi, lalo kayo, mga bata, sabihin ko sa inyo, yung mga bagay, kaya, pag-inisip pa sa Anderson, tsaka kahit ako nung bano yun, alam niyo kung bakit naiintindihan ko yung mga bagay na naiintindihan ko ngayon? Kasi kahit ano pa sabihin ng iba, ito yung binabasa ko. Sinatsaga ako to. Kaya malakas yung loob ko pa nagsabing ganyan, hindi yun yung nabasa ko, hindi yung Espiritu ng Diyos. Yung mga pinagbagagawa nyo dyan. Naintindihan nyo, bata, kung may nagkakangarap, magpastor dito, kahit hindi ka magpastor eh. Gusto maintindihan nyo yung kalooban ng Diyos? Huwag kang mayabang. Yung iba gano'n, nangangarap na agad. Ako, dami nung nakakausap niya ako, ganyan lang. Ganyan pala. Nagkukwentuhan yun, yan, yung basto na yan, ganyan lang, nasakyan niya, ganyan. Dami natin pag-uusapan, yun lang, yun yung mga spiritual things. Hindi ko ginano na, kasi nga nag-observe lang ako eh. Ganun. Sana nga na-expect ko na kung Gandhi talaga itong mga to, itong ginawa nila, ito yung pre-niche niya, again, sa ganyang maling doktrina, ang tapang niya, kahit na persecute, yun ang gusto kong makita. Doon ako hahanga, amen? At sana, ganun din kayo, hindi yung, lalo yung pasto niya, yung pasto niya, walang may tayo, itong pasto niya, ano ginawa niya? Ito yung kotse niya, ito yung ano niya. Ang kwenta. Tingnan nyo dito, kanino pinagtiwala daw ng Diyos? Yung kanyang mga katotohanan. Sige nga. Yung mga humble. At kahit isa-isahin mo po yung mga totoong lingkod na Diyos sa Bible.
wala dyan napakatalikay. Yung mga exception na nga si Solomon, saka si Paul. Saka si David, medyo matalino din. Actually, matalino talaga yung mga. Pero hindi ito yung mga tipong pinaas ng society yung gusto sabihin. Katulad ng mga hari, si Solomon nagyabang din yun. Bukod sa dami ng asawa, nagyabang po si Solomon actually, kaya bumagsak din siya. Nandiyan nyo na ba? Ilang minutes na ako? Paso, tumigil ka na! Hindi ka, humble lang ako eh. Hindi, humble din ako, natigil na ako. Ewan ko magano dito, dahil gutom na ako. Pero sana na hindi din yung last point. Alito pa lang po tayo sa part 1, mga pangako sa mga taong nagpapang-humble na totoo, hindi humble, hindi punwari lang. Nasabi dyan, He will revive the spirit of the humble. Parang kanina, so meaning. Ito yung mga totoong maliligtas. At pag naligtas, ang ganda ng ano niya. Nakita niya, mababa niya, taas ng Diyos, natalino ng Diyos, bobo ko. So, anong gagawin niya ngayon? Magpapakapot siya. Tapos, anong gagawin niya? Susunod ako totoo sa Diyos. Sa dami na nasolmi natin, ang dami na nga ako pupunta sa church, mayroon din naman iba, pero karamihan, ano nangyari? Nahadlangan akong anuman. So, obviously, parang natin umake time tayo, pero sabi dito, gusto ko lang sabihin, yung mga hindi humble, mga prideful, di maliligtas yan. Kasi pwede mo ano dito, revive the spirit of the humble. Kasi yun, yun. So, pwede rin sa mga ligtas na nag-backslide. Amen? Amen. Mga ligtas na nag-backslide. Amen? Amen. Okay. Yung iba nag-backslide, tatutulungan mo yan eh. Diba? Tutulungan mo yan. Yung pag napansin niya, eh, kawawa naman ako. Eh, alam nila nag-backslide ako eh. Eh, yun nga eh. Bumangon ka. Hindi yung alam mong nag-backslide ka tapos gusto mo special treatment. Diba? Parang nakita nyo sa, ano, yung political sign. Kaya magandang sa political sign, hindi nga siya special treatment. Ang nag-treat sa kanya, yung tatay niya, wala nang pakilang ibang kapatid doon dapat. Amen? May kasang kwento doon, ganyan yan eh, ganyan niya siya. Kasi yung tatay na nag-over sa kanya, wala nang pakilang doon. Hindi tayo advice sa mga gustong invite ngayon ha. Magkakapatid kayo, okay, magyabang ako, pwede ba? Masakit sa akin, kasi nga, may binibirt tayo dito. Parang yung nag-solving kami kahapon, nagkumagawa sila ng bahay. Eh, yung anak niya, kulit. Sabi, anak, anak, kulit mo! Hindi siya, hindi niya mahal yung anak niya, kasi may ginagawa yung tatay niya. Kung masimente yung kape mo doon, diyan doon lang yung koreko. Sa atin dito, minsan, yung iba sa atin, sabi, may konting kaalaman, kaalaman. Amen? Pwede ba, huwag mong gamitin yan again sa kapatid mo dahil lang sa palagay mo, bobo siya, wala siyang kwenta. Amen? Yeah. Salamat po. Kasi banda mo, ako yung nag-build dito, ikaw, salim na makatulong, at tumutulong ka ng otes, di ba, nakakasira ka ngayon. Ang binibuild natin yung tao, ang hirap niyan, i-build, anong salita ng Diyos ang araw mo dyan, eh, pwede pukpok sa utak ng Bible. Hindi eh. Unuti-unti mo yan, aral, line by line, precept by precept, line upon line. So ngayon, anong gagawin natin kung humble ka rin, kanina yung salitasan, hindi maliligtas yung mayabang, ganun din naman yung mga kapatid na nag-backslide, tapos ngayon tinutuluan, hindi mo alam, 10 years na ang Kristiyano, ayun nga eh. Isang kung tama ang Kristiyano, dapat di ka na ma-open. Pag sinabihan ka, dahil ina-expect mo na yon. Na may mali ka rin, posible na naka-watch ka na nun, na mali rin ako. Amen? Okay, malayang gutom na ako. Well, mamaya, at sa pag-train nyo itong, ano to, ha, itong series na to. So, mabigat po to, pero, ang ganda. Amen? Amen. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa aming series. I pray. Very sensitive topic, but napaka-importante rin. In a way, in plain, ito'y basic. In a way, Panginoon, ang nag-open din sa dito, mga sabihin natin mga ligtas na Panginoon, ang expectation ay mature na Panginoon. But minsan, Panginoon, meron ding time na itong the same sin, Panginoon, of pride, ay aming kami nagkukulang dito sa replay na palagi sa aming series. Okay, pumunta na natin. In Jesus' name, pray. Amen. Okay.